Hi guys, una po sa lahat po ng nag-like, nag-comments, nag-subscribe, marami pong salamat sa inyo guys. Pakiclick na lang po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Guys, panoorin natin tong video na to. Bali, i-update natin yung mga dati pang video guys na paano maglagay ng trellis or balag, yung pinakauna-unang video guys. Ito na yung update niya. Susunod na buwan. Ayan o. Marami na. Ayan na, ayan. Tingnan mo guys, mahaba na. Anong araw ka ba dapat mag-spray? Ito? Ayan, sa sitaw. Pag nag-umpisa lang ano? Guys, ito yung chewing ko. Ayan o. Kaway-kaway. Baga. Kaway-kaway mo na, Mr. Makailaw. Ang pag-spray, pag kada pitas. Ah. Halimbawa, nagpitas ka ngayon. Ah. Mag-spray ka. Ah. Pagkatapos mo nang magpitas ulit ng pangalawa, huwag ka muna mag-spray. Pangalawang ano yun, pangatlong pitas saka ka mag-spray ulit. Ayun, narinig nyo yun guys. Ayan ang mga tips ng mga expert na yun guys sa pagtatanim ng mga sitaw. At mahirap naman na ano ang alaman sa sobrang gamot. Ano nyo to guys, ito yung taniman nya. Iba pa yun, yung dung sa bukid yung... Hindi, makikita mo naman sa... Yung taniman nya dung guys, iba pa yun. Yung pinapakita ko sa inyo, iba naman to. Alam mo, katulad maraming langgam. Yung dalawang klase kasi yung langgam na itim. May langgam na nagkakaroon siya ng malagkit sa katawan. Yung pinagbabahaya nila yung langgam, yung ganitong sitaw. Sa maubos yan, kakain nila yan. Kaya lang isprayan mo yan. Tapos? Ngayon, pag na, makikita mo naman sa ano ng sitaw mo, kung kinakain pa ba ng langgam, okay lang yung langgam na malalaki. Halika, hanap tayo. Eto guys, may bulaklak na. Ayan o. Ayan, marami yan, marami. Saka mahaba pang bunga yan. Pag natuyo na yan guys, ito na yung kalalabasan yan. Ano yan? Yan, bunga na yan, ganyan. Ganito may guys. May langgam na itim. May mga langgam dito. Yan. Doon tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila. Kaya kita ko sa inyo kung may langgam kayong itim dito. Yan ang dapat isprayan. Kasi katulad yan, no? Kinain ang langgam yan. Kaya ganagay ng kulay. Yan. Kaganyan daw guys. Ibig sabihin daw yan, nakain na siya ng langgam. Langgam na itim. Langgam na itim. Ano to, isprihan? Na-isprihan na yan, kaya ganyan yung bumalik. Na-isprihan na raw yung guys. Kaya bumabalik na siya sa dati. Basta ganito ang mga itsura, inaanuhan ng langgam ito. Yung langgam na itim na... Okay lang sana yung mga ganitong langgam. Ayan, nakakatulong niya sa uod sa halaman. Huwag lang yung langgam na itim na namumuti ang katawan. Yun ang delikadong kumapit sa halaman. Pinapatay ang halaman mo nun. Wala na kasi dito. Ito na guys, oh, may mga ano na siya. Oh. Maliliit pa siya guys. Pero mahaba diyan. Kumbaga ngayon pa lang siya nag-umpisa magbunga guys. Kaya ganyan pa yung tsura niya. Yung may marami tayo kasing klaseng langgam na ano ha, yung ano yung kulay itim, yung parang hantik. Kulay itim siya, parang langgam din na pino pero kulay itim na pinagpupugaran niya ang katawan nito. Kinakain nila ang dahon. Namumuti ang katawan. Na para siyang malagkit. Malagkit yung ganitong katawan ng sitaw. Malagkit siya. Ayun, doon na mag-uumpisang masira yung halaman. Kaya marami, oh, katulad ng ganito, ayan, oh, mga sinapot ng ano yan, ng langgam, nisprayan ko lang. Ito, katulad ng ganito. Ayan siya, oh. Nung naisprayan ko siya, natanggal siya. Ayun, nauulian pa lang siya ngayon. Kaya marami kasing langgam na nakakasira, may langgam din na nakakatulong sa halaman. Katulad nitong pula na ito.
Awan ko ano lang tawag sa kanila nito. Sana yung alam. Ito. Yung mga langgam na ito. Ah, yan. Yung yan. Yan, ang antik yan. Antik. Ang tawag dito sa bataan yan. Ang tawag yan. Hindi. May tawag dito sa bataan yan. Ito. Oo. Yan. Nakakatulong sa halaman yan, yan. Yung kulay pula na yan, yan. Hindi sasaputan ng itim yan. Na halaman, na langgam. Ito guys, marami, oh, yung pula na yan. Oh, yan, yung pula na yan. Dong, marami rito. Ayan, oh. Ayan. Yan, nakakatulong yan sa halaman. Lalo kita nyo guys, yan, yung pulang ano na yan, langgam. Yan daw yung sinasabi niya. Sa amin, sa probinsya yan, tawag sa amin yan, alamitas. Dito naman sa Bataan, ano ang tawag nito? Di tawag sila diyan yung alamitas, yung ano na yan, yung langgam na yan. Oh. Yan, nakakatulong yan. Sa halaman. Kasi hindi na hapunan ng ibang langgam, takot sa kanila yung ibang langgam. Ayan. Dala ng langgam na itim yan. Pag yan ang kumapit dito, yan, itong mga puti na ito. Yan, kita nyo. Kung tawagin daw dito yan, pitch. Pitch. Pitch kung tawagin. Oh. Ito, pag itong humapon sa halaman mo, kahit ang ganda ng halaman mo, nasisira. Oh. Kaya ngayon, kung halimbawa ito, ay may katulad nung langgam na pinakita ko sa inyo kanina, na kulay pula, hindi siya kakapitan ng ganito. Ang may dala nito, yung langgam na itim. Ah. Yan, hanggang sa maubos yan, ganyan ang gagawin sa sitaw nyo. Yan, pits kung tawagin sa kanila ito. Kung ito, katulad nito, yan, pula na yan. Makikita nila yan, kakainin nila yan. Yan. Ito yan, guys, yan, 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 yan. Yung pula na yan guys. Oh. Yan, nakakatulong sa halaman yan. 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 Tawagin namin ito sa amin sa probinsya, Alamitas. Dito sa Bataan, Karag. Ah. Oh. Ito, pag itong pumunta sa halaman nyo, katulad sa mga sitaw, huwag nyong patayin. Kasi nakakatulong to sa halaman, lalo na sa sitaw. Pinapatay niya yung mga uod na pinakita ko sa inyo kanina, yung puti-puti. Mm. Yan, yan ang kalaban nun. Para hindi puntahan yung sitaw nyo dito, pag may ganitong karag, kung tawagin dito sa Bataan to, karag. Yan. Ayan guys, yung kulay pula pala, yan. Karag pala. Karag yan, kung tawagin dito. Tama, karag. Yan. Huwag nyong patayin yan, kasi nakakatulong sa halaman yan. Yan lang. Ayan guys, oh, yun oh. Ayan. Pulang langgam. Hmm. Ayan. Ayan. Tingnan mo naman ang example. Ang daming bulaklak yan. Ito, bulaklak na yan. Yan, ito, bulaklak yan. Bulaklak. Ito, mga bulaklak yan. Yan. Mga bulaklak yan. Lahat ng ano na yan, mga ito, mga bulaklak na yan. Ayan, ito. Ito, bulaklak. Ayan, maraming bulaklak yan. Pag oras na lumaki na yan, ito na ang kalalabasan yan. Kaya napakarami yan ito. Yan, bulaklak yan. Kaya ito, kita mo na lang ito. Oh, ayan guys. Abot-abot-abot yan. Oh. Ito, bulaklak yan. Gano'ng kadami yan pag lumitaw yan. Ganda lang kasi ang lupa, basal pa. Tinatawag na basal. Pag sinabing basal, bagong taniman yun kahit hindi mo abunuhan. Oh, ayan guys. Kailan mo, katulad ito. Narinig nyo, basal yung lupa. Ibig sabihin, kahit hindi kayo unang tanim pa lang. Kahit hindi kayo mag-abuno sa sitaw. Sa sitaw naman, hindi naman importante yung abunuhan mo. Lalo na kung basal ang lupa. Katulad dito, ito ganito, pagkita ko dito. Halimbawa, ang sitaw nyo, katulad dito, malago, makapalang dahon. Ito ang gawin lang nyo. Yung pinakagitna, di ba tatlo, sanga?
Ayan, kaya tatlo yan. Huh. Bawat tsanga. Kunin mo lang yung gitna. Ganun. Ganun lang, bawat gitna lang. Pag alam nyo marami at basal yung sitaw nyo. Ayan na. Tanggalan nyo. Ayan. Pati hanggang sa katawan, hanggang puno, may bulaklak. Oh. Yun, guys. Ibig sabihin, marami itong bunga, guys. I-update natin pag lumabas na yung pinakabunga niya, guys. Sa ngayon kasi, puro bulaklak pa lang. Yan, lahat yan, bulaklak yung halos yan. Yan, mga yan. Pag nagbunga, taglabasan yung mga bulaklak na yan, gaano kadaming sitaw yan. Tingnan mo, bawat bulaklak niya. Sa isang bulaklak, tatlo o apat sitaw. Ayan o. Oh. Yun. Ito pa, katulad nito. Ayan o, bulaklak yan. Ito, nasa limang tudling lang to. Dito sa limang tudling na ito, talagang siswertein tayo, maraming maaani natin. Ang pagtatanim kasi, huwag kayo magsawa magtanim. Kasi ang pagtatanim, hindi yan dala-dala. Pag itinanim mo at tumubo, doon mo siya alagaan. Yun, narinig nyo guys. Parang katulad din natin yan eh. Maganda pag inalagaan tayo ng magulang natin, di ba? Ganon din ang halaman. May resultang magandang ibibigay sa'yo. Ayun, narinig nyo guys. Ayun lang, expert lang sa mga pagtatanim. Mga halaman. Pagtatanim ng iba't ibang mga halaman, guys. Ito, iba ito. Ito yung malapit dito sa amin, sa may irrigation. Napakatinlot eh. Na sayang naman kung hindi matatamnan. Kaya, nag-usapan ko yung may-ari, tataniman ko ng mga gulay, pumayag naman. Kaya ito resulta. Diba maganda? Pag marami mong pananim, marami mong aanihin. Yun. Sipin mo yan, oh, bawat isang puno, pag mula nito, sa isang puno na ito, ha? Bulaklak, ito bulaklak, sa isang puno, bulaklak, ayan. Ayan, sa isang punong katawan lang na sitaw. Pagpalagay mo na ang binubunga nito na inana sa mga 30 o 40. Sa isang puno. Oh, pag sa isang puno, sumanga ang sitaw, marami. Marami rin siya mga ibibigay na bunga. Ayan o. Sipin mo, sa isang puno lang yan. Hanggang dyan sa dulo. Ayan, bulaklak. Ayan, bulaklak yan o. Sipin mo, sa isang puno lang. Eh, ito, nasa puno yata na ito, kulang-kulang na 100. Na puno. Sa isang puno lang, magbigay halimbawa sa iyo bawat isang sitaw, makakuha ka ng 5-5 piraso o 3 piraso, pinakamalaki na yung halimbawa, 4 piraso. Oh. Sa 100 puno, ilang piraso yon? Sa 4. Oh. 4 na piraso. So, kundi 400 din na sitaw. O sa dami nun, no? Sipin mo na lang. Kaya maganda rin yung mga tanong kang ganito. Katulad ito na. Susunod ng mga sunod na buwan o linggo, aanihin na ng pinsang ko ito. Yun! Okay. Marami ng bunga. Oh. Yun o. Oh. Sipin mo ito. 15 piraso, 10 piso na. Pero sa palengke, bibili ka sa Maynila. Ang 10 piraso, 25 pesos. Dito sa amin sa Bataan, pumunta ka. Ayan guys, oh. Marami na yan, marami. Ganito, 15 piraso, 10 piso lang. Oh. Ahaba pa yan, lalaki pa yan. Mga ipinayo namin, yung mga itinuro ko sa inyo, sa mga langgam, sa mga naninira. Kayo nang bahala magkaunawa o subukan nyo kung limbawa sinubukan nyo
mali yung itinuro ko, ako na humingi ng dispensa. Ngayon guys, ngayon kung maganda yung itinuro ko, pag-aralan nyo at gamitin nyo. Hanggang dito lang muna, panoorin nyo rin tong video na to guys, para magkaroon din kayo ng mga iba't ibang idea kung paano magtanim ng sitaw guys. Kahit pa paano, nagkaroon ka ng ibang idea guys, ibang kaalaman sa pagtatanim ng sitaw. Salamat po sa panonood. Bye bye.